Kailan ba kayo bubuo ng anak ni Limuel Delia? 3 taon na kayong kasal pero wala pa rin akong apo. Napalunok ako nang marinig ko ang sinabi ng aking biyena na si Mama Lenny. Nandito ako ngayon sa bahay niya dahil gusto niya magpatulong sa pagtatanim ng halaman at wala rin naman akong trabaho. Ngunit nagulat ako nang bigla niyang itanong iyon sa akin. Ginawa naman po namin ang lahat, Ma. Ani ko at nagpatuloy sa pagtatanim ng halamang bulaklak sa plastic potting. Pero hindi pa rin ako nabubuntis. Baka naman ay baog ka. Napasinghap ako at gulat na binalingan si Mama. Wala na siya sa mood ngayon dahil salubong na ang kanyang kilay. Po? Wala namang ibang dahilan kung bakit hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon. Alam mo naman siguro kung gaano ka gusto ng anak ko ang magkaroon ng anak. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maibibigay. Aniya at tumayo. Napatayo na rin ako. Ma, huwag na huwag kang umiyak kapag hahanap ng iba ang anak ko. Malamig niyang sabi. Kasalanan mo kasi hindi mo maibigay ang gusto niya. At tinalikuran na niya ako. Natulala ako saglit habang naiwan sa hardin ni Mama. Hindi pa rin maproseso sa utak ko ang sinabi niya. Hahanap ng iba si Limuel? Kakayanin ko ba yun? Sumikip ang dibdib ko at matamlay na umuwi sa bahay. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Limuel na nagluluto. Hindi niya napansin ang pagdating ko, kaya nagawa ko siyang pagmasdan. May ngiti sa kanyang labi habang nagluluto. Akala ko ay ang luto ang kanyang nginitian, pero nang ibaling ko malapit sa stove ang tingin, kumunot ang noo ko nang makita na may cellphone pala doon. Mukha siyang may katawag. Sige, bye. Narinig kong sabi ni Limuel at ini-off ang tawag. Nag-iwas na lamang ako ng tingin at dumiretso na lamang sa kwarto at doon nagmukmok. Ang sabi ng doktor noong ako'y nagpatingin, maaari naman akong mabuntis. Hindi naman ako irregular. Ano kaya ang maaaring maging dahilan kung bakit hindi pa rin kami binibigyan ng baby? Nawala sa isip ko ang pinoproblema ko nang may kumatok sa pinto. At maya-maya ay bumukas ito. Bumungad sa akin ang nakangiti na si Limuel. Oh, nandito ka na pala asawa ko. Pumasok siya at lumapit sa akin. Nagluto na pala ako ng hapunan. San ka ba galing? Umupo siya sa kama at tinagilid pa ang ulo niya upang masilip ako. Ngumuso siya nang mapansin na wala ako sa mood. Ayos ka lang ba? Tanong niya at hinawakan ang kamay ko. May masakit ba sa'yo? Tumingin ako sa kanya at agad umiling. Wala naman. Pasensya na at ngayon lang ako inumaga ng uwi. Maaga ko kasing tinapos ang trabaho ko para may oras ako sa'yo. Kumirot ang puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako sa maaaring isagot niya. Limuel, tawag ko sa kanyang pangalan. Umawang ang labi niya at nakita ko ang pagkadisgusto sa kanyang mukha. Ayaw niya kasi natawagin ko siya sa pangalan niya. Dapat sa endearment namin ko siya tatawagin. Pero kanina pa kasi ito sa isip ko kaya hindi ko namalayan. Bakit? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Gusto mo bang magkaanak? Agad siyang tumango. Oo naman, asawa ko. Sino naman ang hindi? 3 taon na tayong kasal. At isang blessing ang magkaroon ng anak. Pangarap ko ang makabuo ng isang masayang pamilya, Delia. Tumango ako at hindi na alam kung ano ang sasabihin ko. Bakit mo na itanong? Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Buntis ka ba? Napakurap-kurap ako nang makita ko mismo sa kanya na masayang-masaya siya sa tanong niya. Paano ko sasabihin na hindi pa rin ako buntis? Natatakot ako na baka sa oras na malaman niya na hindi pa rin, baka mapagod na siya sa akin at hihiwalayan niya ako. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang nagring ang phone ni Limuel. Napatingin siya sa kanyang cellphone at napabuntong hininga. Tiningnan niya ako. Tumawag na naman si boss. Sasagutin ko lang at pagkatapos nito, sabay tayong maghapunan. Tumango ako at hindi na lang nagsalita. Hinalikan niya ako sa noo bago siya lumabas ng kwarto.
Napabuntong hininga na lamang ako at napapikit. Ano ba ang gagawin ko? Bakit hindi pa rin ako nabubuntis? Kinaumagahan, maagang umalis si Limuel dahil sa panibagong trabaho. Isa kasing engineer si Limuel at kailangan niyang maging maaga sa lugar kung saan siya naka-assign. Agad kong tinawagan ang aking kaibigan sa cellphone. Hello? Bungad niya sa akin. Bernadette! Dilia! Good morning! Ang aga! Napatawag ka! Aniya sa kabilang linya. Gusto sana kitang makausap. Ani ko at napalunok. Pareho pa rin tungkol sa sitwasyon ko. Edi, sabihin mo na lang ang totoo sa kanya, Dilia, na hindi ka mabubuntis. Sabihin mo na hindi ka naman baog pero hindi pa rin. Agad na sabi ni Bernadette nang magkita kami sa isang coffee shop. Problemadong problemado ako ngayon. Natatakot ako, Bernadette. Ani ko at napainom sa kape. Natatakot ako na baka iwan niya ako. Alam mo, pati ang mama niya ay parang ayaw na rin sa akin. Pero kailangan mo talagang sabihin, Dilia. Hindi mo alam ay baka tanggap ka pa rin ni Limuel kahit hindi ka pa mabubuntis. O baka naman, tumigil siya sa pagsasalita at saka umayos ng upo. Baka naman si Limuel pala ang baog. Namilog ang mata ko. Hinaan mo ang boses mo, Bernadette. Umirap siya. Ihula ko lang naman, porkit hindi ka nabubuntis, ikaw na agad ang problema. Yang nanay ng asawa mo, kababaing tao, siya ring magbababa ng kapwa niya babae. E paano nga kung hindi ka nga magkakaanak? Mawawala ba value mo as a woman doon? Sa huli ay nakinig ako kay Bernadette. Plano kong sabihin kay Limuel ang sitwasyon ko, or sana kahit ganun, tatanggapin niya pa rin ako. Kung gusto niya magkaanak ay pwede naman kaming mag-ampon. Ngunit nawala ng parang bula ang plano kong sabihin sa kanya nang malaman ko na dumiretso sa bahay ng parents niya si Limuel dahil may gathering daw na magaganap. Kaya wala akong magawa kundi ang magpunta roon at maharap muli ang biyenan ko. Pagdating ko, nadatnan ko sila lahat sa sala. Akmang pupunta na sana ako nang may napansin ako na bago sa aking mga mata. Kumunot ang noo ko nang makita ko kung sino ang katabi ni Mama sa sofa. Isang magandang babae na sexy at chinita. Nang makita ako ni Mama ay ngumiti siya sa akin. Dilia, nandito ka na pala. Napatingin si Limuel sa akin at napatayo nang makita ako. Sinalubong niya ako at hinawakan agad ako sa braso. Hindi ko kilala ang kasama ni Mama. Agad niyang sabi sa akin at saka iginiya niya ako paupo sa kanyang inuupuan kanina. Sana hindi ka galit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Tiningnan ko si Mama at kita ko kung gaano kadikit ang babae sa kanya. Ito na ba ang gusto ni Mama para sa asawa ko? Palihim kong ikinuyom ang kamao ko nang makaupo ako. Oh, Dilia, nakalimutan mo yata na magmano sa akin. Taas kilay na pagkasabi ni Mama sa akin. Akmang magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Limuel. Ma, mamaya na natin yan pag-usapan. Gusto ko lang mangyari ang gusto ko. Bakit atat na atat kang lumayo, iho? Hindi ba at mas maganda na dumito ka lang sa bayan natin dahil magkalapit lang tayo? Kumunot ang noo ko sa kanilang pinag-usapan. Mas lalo lang kumunot ang noo ko nang sumali din ang babae. Oo nga naman, Limuel. Ani ng babae at matamis na ngumiti. Mas maganda na nandito ka para mas madali mong mabisita ang mama mo. Tinaasan ako lalo ni Mama ng kilay. Huwag mong sabihin na ideya mo ito, Dilia. Plano mo bang ilayo ang anak ko? Umawang ang labi ko. Ha? Hindi ko. Wala siyang alam, Mama. At isa pa, aalis din naman kami doon dahil lilipat na ako ng destinasyon. Mas maganda na kasama ko ang asawa ko para sa bubuuin namin na pamilya. Natawa si Mama sa sinabi ni Limuel. Bubuuin pamilya? 3 taon na kayong kasal pero wala pa rin nabubuo. Nanlamig ako. Natahimik naman si Limuel. Gosh! Dapat bago kayo nagpakasal ay pina-check up mo muna yung asawa mo kung baog ba yan o hindi.
Galit na sambit ni Mama kaya naibaba ko ang tingin ko at mas lalong kumuyom ang kamao ko. Ano na lang ang mangyayari kung tatanda kayo na walang anak? Wala ring silbi ang mga pinaghirapan mo, iho! Nang nag-angat ako ng tingin ay nahuli ko ang babae na marahang hinawakan ang braso ni Mama. Halos lumabas na ang ugat sa balat ni Mama sa gigil at sa haplos lang chinitang babae ay kumalma siya. Kumalma ka lang, tita. Mahina na humagikik na ang babae. Hindi po nakakabuti sa'yo ang ma-stress. Sumama ang tingin ko sa babae. Ang sipsip niya kasing tignan para sa akin. Ngunit hindi na lang ako nagsalita. Hindi ba og ang asawa ko? And can you wait? Gulat na napatingin ako kay Limuel nang sinagot niya ang mama niya. Napatayo din ako nang tumayo siya. Hinawakan ko siya sa braso. Limuel, let's go, Delia. Aalis na tayo. Ani Limuel at saka hinila na ako palabas ng bahay ni Mama Lenny. Nang nakalabas na kami ay huminto siya at binalingan ako. Hindi ka pa rin ba buntis? Nagulat ako sa tanong niya at medyo kinabahan. Hindi ko inaasahan na tatanungin niya sa akin ito dahil hindi naman siya nagtatanong. Napasapo siya sa kanyang noo. I'm sorry. Gusto ko kasi na tumigil na si Mama kakadistorbo sa atin. I know she wants a grandson. And you know, I want it too. Nanatili lang ang tingin ko sa kanya. Bigla kong naisip kung sasabihin ko pa ba sa kanya ang gusto ko sanang sabihin ngayon. Nagdadalawang isip na ako. Humakbang siya palapit sa akin at hinawakan ako sa balikat. I know you want it too. Alam ko na gusto mo na rin magkaroon ng anak. Kaya sana maibigay na natin ang gusto ni Mama para makalayo na tayo sa kanya. Hindi ako nagsalita. At saka nang nag-iwas na siya ng tingin, ay napakagat na lamang ako sa aking ibabang labi. Bakit hindi mo nasabi? Tanong sa akin ni Bernadette sa kabilang linya. Ako na lang mag-isa ulit sa bahay dahil may trabaho si Limuel. Kakatapos ko lang maglinis ng kwarto namin nang maisipan kong tawagan si Bernadette. Dahil sa sitwasyon ngayon, nasabi ko na lang. May dalang babae si Mama Lenny at tingin ko ay nirereto niya ang babae kay Limuel. Marahas na singhap ang narinig ko mula kay Bernadette sa kabilang linya. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ni Bernadette sa kabilang linya. May dalang babae si Ma'am Lenny? At ano? Pinakilala kay Limuel? Hindi ko alam. Naisapo ko ang aking noo at napaupo sa sofa dito sa sala. Ang naabutan ko ay nandoon na si Mama, ang asawa ko at ang babae. Delia, tingin ko ay balak na akong itsapwera ni Mama dahil hindi ako makakaanak. Ani ko at naramdaman ko ang pagkirot ng puso ko. Alam ko kung gaano ka gusto ni Mama magkaroon ng apo. Nakakabisit naman yan. Yang Mama ng asawa mo nga ang unang makaintindi niyan sa'yo. Kasi siya mismo ay naranasan na niya ang hirap magkaroon ng anak. Hindi ba at kinuwento mo sa akin na miracle baby si Limuel? Kung hindi pa nagkaroon ng himala? Natahimik ako. Eh si Limuel, ano ang reaksyon niya nang malaman niyang may babaeng kasama ang mama mo? Wala naman siyang reaksyon. May pakiusap kasi siya kay mama. Balak niyang lumipat kami ng lugar ngunit ayaw ni mama. Eh Delia, tawag ni Bernadette sa aking pangalan. Wala bang binanggit si Limuel sa'yo tungkol sa pagbubuntis? Kumirot ang puso ko nang maalala ko ang sinabi ni Limuel sa akin. Gusto niya rin at alam kong na-pressure siya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Gusto na rin niya. Bernadette, ano ang gagawin ko? Paano kung hindi talaga ako mabubuntis? Baka magsawa si Limuel sa akin at baka hahanap siya ng iba. Kahit ako, gusto ko rin naman magkaanak. Pero paano kung in love si Limuel sa'yo, Delia? Sa tingin mo ganun kakitid ang utak nun para iwan ka para sa iba? Dahil lang sa hindi ka magkaanak? Nung hiniwalayan mo nga iyon noon, iyak ng iyak yun eh. Paano pa kaya ngayon na asawa mo na siya? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam.
Iba na kasi ngayon. Hindi ko alam kung katulad pa rin ang dati na maintindihan pa rin ako ni Limuel. Delia, sabihin mo pa rin sa kanya, magpapanggap ako na buntis. Biglang bulalas ko. Napasinghap si Bernadette. Delia, wala na akong ibang paraan. Gusto ko na tigilan na kami ni Mama Lenny. Ayoko na nakikialam pa siya sa amin ni Limuel. Mas pinapalala mo lang ang sitwasyon, Delia. Ano ang gagawin mo? Lulokohin mo si Limuel? Hindi ko siya lulokohin. Napasigaw na ako. Hindi. For the meantime lang naman. Hindi naman ako magpapanggap na buntis ng matagal dahil hindi naman lalaki itong tiyan ko. Naiiyak na ako. Disperada na ako. Ayokong mawala sa akin si Limuel at ang ginagawa ni Mama Lenny ay nagpapabaliw sa akin. Alam kong ipaghihiwalay niya kami ni Limuel dahil wala pa kaming anak. Hindi ako tanga para hindi malaman iyon. Hays, nababaliw ka na talaga, Delia! Sambit ni Bernadette sa kabilang linya. Ay naku, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo. Pati ako ay namumroblema na sa problema mo. Malaking gulo yan kapag malaman nila na hindi totoo. Hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin, Bernadette. Ani ko, ikaw lang naman ang sinabihan ko. Delia naman! Alam kong mali itong gagawin ko pero temporaryo lang naman. Ang goal ko ay ang tigilan na ni Mama Lenny ang ginagawa niya. Natatakot ako na baka tuluyan ang bumigay si Limuel sa gusto ng mama niya at iiwan ako. Yun ay ang ayaw ko na mangyari. Marami akong ginawa. Nagpatulong ako kay Bernadette na manghiram ng pregnancy test mula sa isang babaeng buntis para may maipakita ako. Ilang linggo rin namin iyon ginugula ng oras at sa totoo lang, natatakot ako sa gagawin ko. Nagdadalawang isip ako, ngunit mas na naig talaga itong gusto kong gawin, lalo na sa family dinner namin sa bahay ni Mama ay kasama ang babaeng yun. Hindi ka ba gutom, Adeline? Malambing na tanong ni Mama sa babaeng Chinita na ngayon ay titig na titig sa asawa ko na busy sa kanyang pagkain. Kumuyom ang kamao ko sa ilalim ng lamesa dahil ang kapal ng mukha niyang titigan ng ganyan ang asawa ko na para bang wala ako sa tabi. Kakain din ako. Ngayon ko lang napansin na gwapo pala itong anak mo, tita. Ani Adeline at bumaling sa akin. Ngumiti siya. Ang swerte mo, Delia. Talagang mabibigyan ka ng magandang lahi. Nakita ko ang pag-irap ni Mama. Wala rin namang silbi ang kagwapuhan kung hindi rin naman mapapakinabangan. Bumuga ng hangin si Mama at napatingin sa akin. Ay nako, kumunot ang noo niya nang may napansin siya sa akin. Oh, Delia, ayos ka lang ba? Tanong ni Mama. Namumutla ka. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko na natigilan si Limuel sa pagkain at napatingin sa akin. Nagbaba naman ako ng tingin at hinanda ang sarili sa gagawin. Asawa ko, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Limuel sa akin at hinawakan niya pa ang braso ko. Binalingan ko siya at mas lalo ko lang nakita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang? Tanong niya. Putlang-putla ka. Ay, ano ba naman yan? Narinig kong sabi ni Mama. Ihatid mo muna si Delia sa kwarto mo, Limuel, at bumalik ka rito. Baka masama ang pakiramdam niya. Unang tumayo si Limuel. Hindi na, Ma. Sasamahan ko ang asawa ko. Hindi naman siya palaging namumutla kaya alalang-alala talaga ako. Baka naman ay buntis yan, sir. Singit ng isang maid na kakalapag lang ng pagkain sa lamesa. Napasinghap si Mama at napatingin sa kanyang maid. At bakit ka nakisingit? At buntis? Napayo ko ang maid. Sorry po, ma'am. Ayun lang po yun sa aking obserbasyon. Wala kasing gana si ma'am sa kinakain niya, paborito niya po ang nakalapag. Delia, buntis ka ba? Tanong ni Limuel sa akin. Napalunok ako. Hindi ko alam. Sus, baka naman at masama lang ang pakiramdam? Ani Mama. Sa lahat pa talaga ngayon lang siya nabubuntis? Ma, can you stop talking muna?
Nagulat ako sa sinabi ni Limuel sa mama niya. Limuel! Namilog ang mata ni Mama Lenny. Did you just talk back to me? Ma, ito naman ang gusto mo, di ba? Ang magkaapo. Kaya you should be happy kung buntis nga si Delia. Dahil sa wakas, matutupad na ang gusto mo. Hindi nakapagsalita si Mama at si Limuel naman ay hinawakan ako sa balikat. Magpapabili ako ng pregnancy test. Aniya at saka ngumiti sa akin. Pwede bang sa kwarto ka muna? Ayokong ma-stress ka, asawa ko. Napalunok ako at tumango. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at umalis sa dining area kasama si Limuel. Kinakabahan ako sa gagawin ko pero nandito na ako. At nasimulan ko na. Gagawin ko na lang ang best ko sa pagpapanggap ko. Nagpabili nga ng 3 pregnancy test si Limuel at ibinigay niya iyon sa akin. Nandito kami sa kwarto ngayon at tinuro niya pa ang CR. Pumasok ka na, asawa ko. Tumango ako at nagtungo na sa CR na may sikip na pakiramdam sa puso. Guilty ako. Nakonsensya na agad ako pero dapat ko itong itabi dahil itong gagawin ko ay para lang din sa kapakanan ko. Ayaw kong masira ang relasyon namin dahil lang sa babaeng nerereto ni Mama sa kanya. Nang nakapasok ako sa loob ay agad kong pinalitan ang bagong pregnancy test ng gamit na. Binili namin ito sa isang babaeng nakilala ni Bernadette sa isang mall. Ayaw pa nga sana ibenta dahil natatakot siya, pero malaking pera ang ibinigay ko para lang pumayag siya. Umupo ako sa inidoro at tiningnan ang pregnancy test na may 2 lines. Mapait ako na napangiti. Kung sana ay totoong akin ang pregnancy test na ito, ay baka totoong sasaya ako. Sino naman ang sasaya kung may lolokohin kang tao? Wala naman siguro, hindi ba? Pero sinabi ko sa sarili ko na temporaryo lang naman ito. Wala pa akong plano sa susunod basta ang mahalaga, mawala na ang babaeng iyon sa buhay ni Mama at huwag na niya iyon ipilit pa kay Limuel. Ilang minuto akong nanatili sa CR. Nang kumatok si Limuel ay tsaka lang ako natauhan. Asawa ko, napalunok ako. Lalabas na ako. Sabi ko at itinago ko ang bago na pregnancy test sa bulsa ko at saka binuksan ang pinto ng CR. Nadatnan ko agad si Limuel na naghihintay. Ano? Hinawakan niya agad ang kamay ko. Ano ang resulta, asawa ko? Hindi ako sumagot. Ang ginawa ko ay ibinaba ko ang tingin ko sa kamay kong nakakuyong. Nakita ko na natigilan siya bago nagbaba ng tingin sa kamay ko. Siya na mismo ang nagbuka sa kamay ko at kinuha ang pregnancy test kit na nasa aking kamay. Napayo ko na lamang ako. Totoo ba ito? Yun ang una kong narinig sa kanyang bibig. Napatingin ako sa kanya at laking gulat ko nang makita ko na nanubig ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala. Limuel, napatingin siya sa akin. Buntis ka! Sa wakas! Sumikip ang dibdib ko habang tinitingnan siya. Limuel, ang saya-saya ko, Delia! Sa wakas, buntis ka na, asawa ko! At nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Napahawak ako sa kanyang braso dahil sa kanyang ginawa. Ang saya-saya ko, asawa ko! Matutupad na rin ang pangarap ko na makabuo ng isang pamilya kasama ka! Aniya at hinalik-halikan pa ako sa pisngi. Mahal na mahal kita, Delia. Iingatan kita. Iingatan ko kayo ng magiging anak natin. Napapikit na lamang ako at mahinang tumango. Hindi nga ako nagkakamali. Nang malaman nila na buntis ako, hindi na muli bumisita ang babaeng Chinita at naging mabait muli si Mama Lenny sa akin. Nagtalo pa nga sila ni Limuel kung saan ako titira. Gusto ni Mama Lenny na doon muna ako sa bahay niya para mas matutukan. Depensa niya na busy sa trabaho si Limuel, kaya sa bahay na lang niya muna raw ako. Ang sabi naman ni Limuel, isasama niya raw ako sa kanyang paglipat para madali lang. Pero sa huli, si Mama ang nanalo. Hindi ko alam if masisiyahan ba ako sa naging desisyon, pero kaya ko naman siguro ito.
Iha, wala ka bang cravings? Tanong sa akin ni Mama isang araw. Wala naman po, kumunot ang noon niya. That's weird. Ako noong nabuntis ako, marami akong cravings. Napalunok ako at naghanap agad ng palusot. Meron po pala akong cravings. Ani ko sabay kamot ng aking noo. Gusto ko po ng mangga na inilagay sa noodles tas nilagyan ng suka. Yun ay gawa-gawa ko lamang dahil wala akong ideya kung anong klaseng cravings ang gusto ng mga buntis. Matapos kong sabihin iyon, napangiwi siya sa sinabi ko at nandiri. Napangiti pa ako dahil tingin ko ay successful ako at hindi naman sila kukuha ng ganon. Nakakadiri kaya? Ay, nakakadiri naman yan, reklamo ni Mama. Well, kung gusto mo naman ng ganyan ay mag-uutos ako ng kukuha para sa'yo. Napawi ang ngiti ko at alertong napabaling muli kay Mama. Po? Nginitian niya ako. Dito ka lang. Aniya at saka lumabas na ng kwarto. Umawang ang labi ko nang ako na lang mag-isa sa kwarto. Ano ang gagawin ko? Kakainin ko ba yun? Nakakadiri. Halos ipikit ko ang aking mga mata at takpan ang ilong ko habang nilalagyan ng kasambahay ng suka ang noodles na dinala dito sa kwarto ko. Bumalik si Mama kasama ang isang kasambahay at talagang pinakita pa sa akin ang proseso. Saktong suka na ba ito, Ma'am? Tanong sa akin ng kasambahay. Agad akong tumango. Pagkatapos niyang lagyan ng suka, nilagyan niya rin ng mangga ang noodles. Gusto kong sumuka pero kailangan kong tiisin itong pandidiri sa sarili ko dahil kagagawan ko ito. Nang matapos ay sinerve na ito sa harap ko. Napalunok ako at napatingin kay Mama. Oh, ayan Delia, kainin mo na. Hindi ka kasi mabibigyan ng gusto mo ni Limuel dahil paniguradong pagod yun pag uwi. Nang tingnan ko muli ang noodles ay napalunok muli ako. Hindi mo pa ba kakainin? Napatingin ako kay Mama na ngayon ay nakahalukip-kip na. Ano ang ibig niyang sabihin? Titingnan niya ako? Titingnan niya ako habang kakainin ko ang nakakadiring mix? Kakain po. Karma ko na ba ito? Ang dali naman. Nagsisimula pa lang ako eh. Bakit ba ako pinapahirapan ng ganito? Kainin mo na, Delia, hanggat mainit pa. Gusto ko na magsalita ng masasama na words. Huminga ako ng malalim bago ko kinuha ang kutsara na nasa gilid lamang ng bowl ng noodles. Nag-crave talaga ako nito. Nasabi ko na lang kahit deep inside ay diring-diri na ako. Masarap siguro to. Lord, sana hindi ako mamamatay nito. Alam kong makasalanang tao ako pero huwag naman ganito. At nang matikman ko na ang sarili kong kagaguhan, ay halos sumuka ako pero hindi ko pinahalata. Tiningnan ko si Mama. Ang sarap po. Sigurado ako na magugustuhan ito ni Baby. Hinaplos ko pa ang tiyan ko. Nang umalis na si Mama at ang kasambahay, agad-agad akong nagtungo sa CR at sinuka ang pagkain. Sobrang sakit ng tiyan ko at halos hindi ko maitikom ang bibig ko sa sobrang pandidiri. Sa sobrang tagal kong sumuka sa CR, ay naabutan pa ako ng asawa ko na nagmamadali din sa pagdalo sa akin. Ayos ka lang. Hinaplos ni Limuel ang likuran ko habang nasa iniduro ang tingin ko. Nasusuka ako. Pagsasabi ko ng totoo. Normal lang yan dahil buntis ka. Natigilan ako at napatingin kay Limuel. Ngumiti siya sa akin at gamit ang kanyang daliri, pinunasan niya ang luha sa aking mata. Sino ba naman ang hindi maiiyak sa sobrang pandidiri? Pero mas nakakaiyak itong ginagawa ko ngayon. Nakaka-guilty. Talagang sinusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno, lalo na ngayon na alagang-alaga ako ni Limuel dahil sa pagbubuntis ko. Asawa ko, plano ko na mag-leave muna sa trabaho para matutukan ka. Ani Limuel sa akin habang magkayakap kaming nakahiga sa kama. Gusto mo ba yun? Napalunok ako. Ang aga pa naman. Di pa naman malaki ang tiyan ko. Mumuso siya at hinaplos ang pisngi ko. Wala namang kaso doon, asawa ko.
At saka miss na kita. Miss ko na ang halik mo. Lahat. Uminit ang pisngi ko lalo na nang mas idiniin niya ako sa sarili niya. Limuel, nang magkatinginan kami ay pumungay ang mata niya. Alam ko na kung ano ang gusto niya. Agad akong umiling. Hindi pwede. Nagtanong ako sa doktor. Pwede. Aniya at hindi pa man ako nakapagsalita ay dinaganan niya agad ako. Limuel, asawa ko, sige na. Ngayon lang eh. Aniya at napapikit na lamang ako nang siniil niya ako ng halik. May nangyari sa amin ng gabing yun at dahil buntis ang paniniwala niya sa akin, naging maingat siya kahit sa tuwing nagtatalik kami, marahas talaga siya at kadalasang napapagod talaga ako. Sino ang hindi mapapagod? Iba-iba ang posisyon ang gusto niya. Kulang na lang ay ilagay niya ako sa kisame. Ngayon, isang posisyon lang ang ginawa namin. Hindi ko pinayagan si Limuel na mag-leave dahil baka mabuking ako. At isa pa, kung totoo ring buntis ako, tsaka lang siya mag-leave kapag malaki na ang tiyan ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Mama sa akin nang makita niya akong papababa ng hagdan. Makikipagkita lang ako sa kaibigan ko, Mama. Tumaas ang kanyang kilay. Sino? Si Bernadette? Tumango ako. Opo. Bakit ka pa makikipagkita? Pwede mo naman siyang tawagan anytime. Alam mo, Delia, mas mabuti na nandito ka. Paano kung mapahamak ka? Paano na ang bata? Hindi naman ako mapapahamak kahit na. Nagulat ako nang bigla siyang sumigaw. Ngunit nang matauhan sa kanyang ginawa, ngumiti siya sa akin at saka huminga ng malalim. Ang ibig ko lang sabihin ay huwag ka muna gumala, lalo na ngayon na buntis ka. You should take care of yourself dahil buntis ka. At dapat talagang ingatan ang sarili dahil ngayon ka lang nabuntis sa 3 taon yung pag-aasawa ni Limuel. Hindi ako nagsalita. Ito ang ayaw ko kay Mama Lenny, para kanyang hawak sa leeg. Kaya siguro ayaw din ni Limuel na tumira dito. Ayaw niyang ganituhin. Yung kontrolado ang galaw. Sa huli, nagpaubaya na lamang ako at saka bumalik sa kwarto na busangot ang mukha. Gusto kong makausap si Bernadette personally, pero mukhang hindi yata iyon mangyayari, kaya tatawagan ko na lamang siya. Hello, Ber... Nasaan ka na ba, Delia? Kanina pa ako naghihintay sa restaurant, ah. Nagmumukha akong tanga kaya nagpunta na lamang ako dito sa kanilang powder room para mag-retouch. Na-stress ako sa'yo, girl. Iyon ang agad na bungad sa akin ni Bernadette pagkatawag ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang pagka-stress niya sa akin. Sorry na, hindi ako pinayagan ni Mama eh. Abay, bakit? Kailangan mag-usap tayo dyan sa pagpapanggap mo na pagbubuntis. Namilog ang mata ko. Huy, hinaan mo nga ang boses mo dyan. Ikaw lang ba ang mag-isa dyan? Well, oo, ako lang mag-isa. Kaya sabihin mo na sa akin. Bumuntong hininga ako at saka problemadong umupo sa kama. Ano na ang gagawin ko? Wala na akong ideya. Nanlulumo kong sabi. Heist, ikasi naman. Delikado kasi yung ginagawa mo. Bakit ba kasi yan pa ang pumasok sa utak mo? Na magpanggap na buntis kahit hindi naman. Pwede mo naman kasing sabihin kay Limuel nang hindi mo siya niluloko. Kawawa yung tao, Delia. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Pero alam mo ba, naging mabait muli si Mama Lenny sa akin kahit mahigpit siya. Dahil alam niyang buntis ako, Bernadette. Ayaw ko na masira yun. Gusto kong mapanatiling ganito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Obvious naman na hindi lalaki ang tiyan ko. Hays, naku naman. Wala na talaga akong masabi sa sitwasyon mo ngayon, Delia. Hindi talaga ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Ngunit tinulungan pa rin kita dahil alam kong desperada ka. Pero ngayon, wala na talaga akong maitutulong. Ano nang gagawin mo? Malalaman pa rin naman nila na hindi ka buntis dahil hindi lalaki ang tiyan mo. Huminga ako ng malalim. Tulungan mo ako makipag-deal sa isang doktor na i-fabricate ang document kung sakaling magpapa-check up kami.
napasinghap si Bernadette sa kabilang linya. Delia! Nababaliw ka na talaga! Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Napapikit ako. Desperada na ako, Bernadette. Baliw ka na eh! Naiiyak niyang sabi sa akin. Naaawa ako sa iyo, Delia. Pero mas naaawa ako kay Limuel. Ayoko na, Delia. Pasensya na, Bernadette. Kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Ngunit ayaw kong itolerate itong ginagawa mo. Natulungan na kita at tingin ko sapat na yun. Naimulat ko ang aking mata at nangilid ang luha. Ayaw kong mawala si Limuel sa oras na malaman niya na hindi ako buntis. Nanghihina kong sabi. Mali ba itong ginagawa ko? Hindi ako sinagot ni Bernadette kaya bumuga ako ng hangin. Sige, sa susunod na lang tayong mag-usap, Bernadette. Pasensya na at nadistorbo kita. Malamig kong sabi. Teka, Delia, sandali! Ini-off ko na ang tawag at saka napabuga na lamang ng hangin. Wala ka bang bagong cravings? Tanong sa akin ni Limuel nang wala siyang trabaho. Nandito lang kami ngayon sa kwarto dito sa mansyon ni Mama Lenny. Nanonood ako ng TV habang siya ay katatapos lang sa pagligo. Wala naman. Wala sa sariling sabi ko habang nasa screen ang tingin. That's weird. Aniya at tumabi na sa akin. Nagtanong ako sa kaibigan kong si Mark. Ang sabi niya, palagi daw nag-crave ang asawa niya. Kaya kung may cravings ka, huwag kang mahiyang sabihin sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin at saka nagbaba ng tingin sa aking tiyan. Excited na ako makita ang anak natin, Delia. Matagal ko na itong pinapangarap. Aniya at saka napatingin muli sa akin. Sigurado ako na magiging mabuti kang ina. Hindi ko magawang umiti sa kanya dahil sa konsensya na naramdaman. Habang patagal ng patagal, mas lalo lang akong nagigilty. Makalipas ang ilang araw, mas lalong gumanda ang pinagsamahan namin ni Mama Lenny. Kahit may pangit siyang ugali, hindi ko maiwasang maging masaya sa pinapakita niya sa akin ngayon. Gusto mo bang mamasyal, iha? Tanong sa akin ni Mama Lenny habang pareho kami na nasa sala. Baka may gusto kang tingnan, like mga damit. Kahit hindi pa natin alam ang gender ng magiging anak ninyo ni Limuel, pwede kang bumili in advance. Napatingin ako sa kanya. Ang aga naman po, ma. Tsaka na lang siguro. Tsaka na lang? Hindi pwede yun. Naku, iha. Mas excited pa pala ako kesa sa'yo. At humalakhak si mama pagkatapos. Tipid akong napangiti at napakagat na lamang sa aking labi. Akala ko ay magiging normal lamang ang araw na ito, ngunit biglang nag-iba ang mood ko nang biglang bumisita ang babaeng Chinita sa bahay. Tita, tawag ni Edeline pagpasok niya sa bahay. Kumunot ang noo ko at napatingin kay mama na ngayon ay nakakunot na rin ang noo. Edeline? Gulat na sambit ni mama. What are you doing here, iha? Plastic siyang ngumiti sa amin. Nandito lang ako para kumustahin ka, tita. It's been a while. Hindi mo na yata ako inimbitahan. Umawang ang labi ko sa narinig. Si mama naman ay awkward na tumawa. Hindi ganun, iha. Wala naman kaming special event para papuntahin ka namin dito. Ani mama sabay baba ng kanyang dala na tasa. And yes, it's been a while. Alam ko yun. Nagtaas ng kilay si Edeline at napahalukip-kip. Is it because buntis na ang asawa ng anak mo? Umawang ang labi ni mama sa tanong ni Edeline at ako naman ay biglang kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Why are you saying that, iha? Natawa muli si Mama Lenny. Pagod ka ba? You used me, giit ni Edeline. Nangako ka sa akin na irereto mo ako sa anak mo, that you will do everything para maghiwalay silang dalawa. Ani ni Edeline. Namilog ang mata ko sa narinig. What? I didn't say that. Yes, you did, tita. Kaya nga ako nandito.
because naniningil na ako sa sinabi mo. Just because nabuntis ang babae na yan, kakalimutan mo na ang pangako mo sa akin. Hindi na makatingin si Mama Lenny sa akin at nang subukan niyang lapitan si Edeline, umatras ito. At alam mo ba, sobrang mali ang desisyon mo na i-dispatcha ako because that woman is not pregnant, ani Edeline sabay turo niya sa akin. Hindi ka buntis! Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya at mas dumoble pa ito lalo na nang nakita ko si Limuel na papababa na ng hagdanan. Nang makita niya si Edeline sa sala ay kumunot ang noon niya. What's going on? Kunot noong tanong ni Limuel sabay lapit sa akin. Malapad na umiti si Edeline kay Limuel. Good day, Limuel. Well, nandito lang naman ako para ihatid ang news. Kumunot lalo ang noon ni Limuel at nang makalapit siya sa akin, agad akong kumapit sa braso niya. What news? Tanong ni Limuel. At nang tingnan ko si Mama Lenny ay kunot na rin ang kanyang noo. Edeline, iha, paano mo nasabi na hindi buntis si Delia? Tanong ni Mama. What? Ani Limuel at napatingin sa mama niya. What are you talking about, Ma? Ngumisi si Edeline at inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang sling bag. Napalunok ako at nangatog ang tuhod ko. Here, pakinggan niyo. Niloloko lang kayo ni Delia, Tita at Limuel. Siguradong sambit ni Edeline. At nang mapakinggan ko ang recording sa cellphone niya, boses ito ni Bernadette. Ito yung tumatawag ako sa kanya para magpatulong sanang mag-fabricate ng documents. Napasingap ako at napatingin kay Limuel na ngayon ay parang hindi na maitsura ang mukha. Hindi ako nagsisinungaling o gumagawa ng kwento. This is true. In a solid base na niloko kayo ni Delia. She's not pregnant and she will never be. Limuel, tawag ko sa pangalan niya nang naramdaman ko ang kanyang paninigas. Lumuwag din ang paghahawak ko sa kanyang braso. Limuel, is this true, iha? Lumapit si Mama sa akin. Hindi ka buntis? Para akong naputulan ng dila. Hindi ako makasagot. I am telling the truth. Nagsi-CR kasi ako nung time na yon at narinig ko ang usapan. Ani Edeline, yun lang naman ang pinunta ko rito. This is my way of saying hello again to all of you. Delia, is this true? Tanong muli ni Mama. Kinagat ko lang ang ibabang labi kong at mukhang alam na niya yata ang sagot kaya bigla niya akong sinampal. Napasigaw ako sa sakit at napaupo sa sahig. Walang reaksyon si Limuel at hindi man lang siya tumingin sa akin. Hinayaan niya lang akong masaktan. Ano ang karapatan mong lokohin kami, ha? Galit na sigaw ni Mama sabay turo sa akin. Sinungaling ka at manluloko! Tumulo ang luha sa aking mata. Ma, ginawa ko lang yun dahil ayoko mawala sa akin si Limuel. Umiling ako. Ayoko na iwan niya ako dahil lang sa hindi ko siya mabibigyan ng anak. Mas lalo lang nagalit si Mama sa sinagot ko. Dinuro niya ako. Iiwan ka talaga ng anak ko because you are useless! Sigaw niya sa pagmumukha ko. At ngayon, sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinakita at pinatunayan kung gaano ka ka-useless. Para akong sinaksak sa puso ng paulit-ulit. Instead na sabihin ay nagawa mo pa rin kaming lokohin? Dahil tinutulak mo sa ibang babae ang asawa ko. Matapang kong sabi habang umiiyak. Nasasaktan po ako kasi tinutulak mo na siya sa babaeng yan. Natahimik si Mama. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mabibigyan ng anak si Limuel. Wala naman daw problema sa akin. Hindi ko alam, Ma. Pinunasan ko ang luha ko at bumaling muli kay Limuel. Limuel? Kita ko ang pagkuyom ng kamao niya. Umigting din ang panga niya. Limuel,
Nakaramdam ako ng takot sa aking puso nang bigla na lamang nag-walk out si Limuel sa sala. Agad ko siyang sinundan. Limuel! Tawag ko at nang umakyat siya sa hagdanan ay umakyat din ako. Limuel! Sandali! Halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko dahil sa luha na pilit takpan ang mata ko. Nang makarating kami sa kwarto, ay napasigaw na lamang ako sa takot nang biglang sinuntok ni Limuel ang pader at pagkatapos ay sumigaw. Limuel! Napahagulgol na ako. Pakinggan mo ako, please. Galit niya akong binalingan. Ano pa ba ang pakikinggan ko mula sa'yo, Delia? Kasinungalingan? Niloko mo ako! Paano mo nagawa sa akin to? Nang sinubukan ko siyang lapitan, ay umatras siya at inilingan ako. Huwag ka munang lumapit, Delia. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko ngayon sa nalaman. You hurt me. Ayaw ko na iwan mo ako. Kapag nalaman mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makakaanap. Ayaw ko na iwan mo ako kaya nagawa ko yun. Mahal na mahal kita, Limuel. At gaya mo, gusto ko rin magkaroon ng anak. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Aniya na ikinakirot lalo ng puso ko. Delia! Ang tagal na nating nagsama! Akala mo iiwan kita dahil lang sa hindi ka makakaanak? Gusto mo! Gusto kong magkaroon ng anak! Sigaw ko na ikinagulat niya. At na-pressure ako! Natakot lang ako, Limuel! Dahil may itinulak si mama na babaeng kaya kang bigyan ng gusto mo! Huwag kang magsinungaling sa akin! Alam ko na gusto mo talaga magkaroon ng anak! At sa nalaman mo ngayon, alam kong na-disappoint kita. Hindi na siya nagsalita at akmang lalabas ng kwarto nang magpatuloy ako. Katulad ka rin pala ng papa ko. Nasabi ko na siyang ikinatigil niya sa paglalakad patungong pinto at binalingan ako. Pinunasan ko ang luha ko. Magkatulad kayo. Iniwan ng mama ko dahil akala hindi na magkakaanak. Naghanap agad ng iba. Magkatulad kayo. Umawang ang labi niya sa sinabi ko. Sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Ani ko at huminga ng malalim. Nagawa ko lang yun dahil ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Naibaba ko ang tingin ko. Sorry kung hindi ko maibigay ang gusto mo. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan muli ang paghagulgol. Hindi siya nagsalita kaya ako na mismo ang lumabas ng kwarto. Paglabas ko, agad akong bumaba at naroon pa sina Mama at Edeline. Nagangat ng kilay sa akin si Edeline at galit na ang mga mata ni Mama. Umalis ka dito, Delia! Galit na sambit ni Mama. Manluloko ka? Hindi mo alam kung gaano kalaking impact ito sa buhay ng anak ko? Sinaktan mo kami dahil sa kalokohan mo. Tiningnan ko siya. Hindi mo na po kailangang sabihin yan, Mama Lenny. Kusa po akong aalis. Alam ko naman na sa una pa lang, ayaw mo na sa akin. Ngayong nalaman mo na wala akong kakayahang magkaanak, isa na itong advantage mo para mawala ako sa buhay mo. Magpaka-enjoy kayo sa buhay niyo po hanggat humihinga pa kayo. Natulala silang dalawa sa sinabi ko at ako, kahit nasasaktan ay taas noo pa rin akong umalis. Umuwi ako sa bahay at doon umiyak ng umiyak. Hindi umuwi si Limuel at naintindihan ko yun. Dahil sinaktan ko siya at niloko. Siguro galit lang siya dahil sa ginawa ko kaya hindi siya umuwi. Pero dumating ang isang linggo at hindi pa rin siya umuwi. Alaman ko na lang mula kay Bernadette nang tumawag siya muli na umalis si Limuel kasama si Mama Lenny. Kasama rin ang babaeng yon. Mag-isa ka lang ba? Kumakain ka ba ng maayos dyan? Sorry at dahil sa akin nasira ang plano mo. Hindi ko alam na nasa CR pala ang babae na yun. Ani Bernadette.
Pwede bang puntahan kita dyan? Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko sa sofa at saka huminga ng malalim. Huwag na, Bernadette. Ayos lang naman ako dito. Ani ko. Lagkit na ng pakiramdam ko dahil natuyo sa mga pisngi ko ang mga luha na tumulo sa aking mga mata. Delia! Halos pagmamakaawa na ni Bernadette. Ako na ang nasasaktan para sa'yo. Kung talagang tanggap pa ni Limuel, umuwi na sana siya dyan at nakipag-ayos sa'yo. Ngayon, sumama sa babae na yun. Ini-entertain niya kahit may ikaw sa buhay niya. Kumirot ang puso ko. Pero Bernadette, sumama ka na lang sa akin. Huwag kang iyak ng iyak dyan. Kasalanan mo rin naman kasi ginawa mo pa ang plano mo. Nasaktan mo ang tao eh. Pero mali pa rin na sumama siya kasama ang babae na yun. Meaning, hindi niya iniisip ang nararamdaman mo. Kapag iiwan ako ni Limuel, ako na lang ang mag-isa sa mundong ito. Wala na akong mga magulang. Pareho na silang wala sa mundong ito. Iiwan na talaga ako ni Limuel? Yun ang nasa isip ko hanggang sa nagdalawang linggo na siyang hindi umuwi. Nang sinubukan ko siyang tawagan ay hindi naman niya sinasagot. Nasasaktan ako. Parang ang hirap at kaibigat naman ang parusang ito. Napagdesisyonan ko na lamang ang lumabas para kitain si Bernadette. Halos mahilo ako sa sikat ng araw. Sa loob ng dalawang linggo, hindi kasi ako lumalabas kaya nanibaguhan ang mga mata ko ngayon. Pumayat ka. Unang bungad ni Bernadette nang magkita kami sa isang restaurant. At namumutla ka. Ayos ka lang ba? Hinawakan niya ang kamay ko. Nag-aalala ako para sa'yo. Aniya. Pwede mong sabihin ang lahat. Makikinig ako, Delia. Pero sana huwag tayong gumawa muli ng maling desisyon sa buhay kung alam na natin sa simula pa lang na dihado na tayo. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumangot ang sa kanya. Oo, pasensya na Bernadette at nadamay pa kita. Sorry din sa ugali ko. Humiti siya sa akin at saka hinigpitan ang pagkahawak sa kamay ko. Wala lang yun. Alam ko na may dahilan ka, Delia. Pero ngayon, huwag mong ikulong ang sarili mo. Ano naman ngayon kung hindi ka makakaanak? Pwede ka naman mag-ampon. Ang daming mga bata ang gustong magkaroon ng magandang buhay. Kung ayaw na ni Limuel sa'yo, edi wag. Hindi ganun kadali yun, Bernadette. Ayaw kong mawala si Limuel, pero nakawala na siya sa'yo. Hindi ka na nga niya inuuwian eh. Hinayaan ka niyang maging ganyan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang putla-putla mo. Natahimik ako. Hush, Delia, please. Maawa ka sa sarili mo. Tanggapin mo na lang at saka magpatuloy sa buhay. Hindi dito natatapos ang buhay mo. Tumatak yata sa isip ko ang sinabi ni Bernadette sa akin dahil buong gabi ko iyon iniisip. Ang sakit lang na sa isang iglap ay mawawala ang lahat. Galit sa akin si Limuel at mukhang ayaw na niya talaga sa akin. Kasalanan ko rin pero desperada lang ako. Ayoko na mawala siya. Pero ngayon, napagtanto ko na hindi dapat ganun. Inaamin ko ang kasalanan ko. Ilang araw ang nakalipas, maaga akong nagising dahil plano ko ang magpahangin muna sa ibang lugar. Gusto kong mawala itong sakit na naramdaman ko. Gusto kong matapos na ito para makapagpatuloy. Sigurado ako na pagbalik ni Limuel dito sa bahay, iiwan na niya ako. Siguro sila na ng babaeng yon. Pero nang akma akong pupunta sa may banyo, bigla akong nahilo at nasusuka ako. Tinakpan ko ang bibig ko at dali-daling tumakbo sa CR at sumuka sa may inidoro. Suka ako ng suka. Nahihilo ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Parang lahat ng kinain ko kagabi ay nasusuka ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kung saan, ngunit hindi ko yun nabigyan ng pansin dahil sa sama ng pakiramdam. Nangilid ang luha sa aking mata at naghabol ako ng aking hininga matapos kong maisuka lahat. Napasapo pa ako sa aking noo. Matapos kong sumuka ay tumayo ako at naghilamos.
Nang mapatingin ako sa salamin, nanlumo ako nang makita ko ang aking sarili. Sa loob lamang ng ilang linggo, may nagbago sa akin. Totoong pumayat ako at putlang-putla. Mugto pa ang mga mata ko. Napakagatlabi na lamang ako at lumabas na. Paglabas ko ay natigilan ako sa pagsara nang makita ko si Limuel. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siyang nakaupo sa sofa. Nakatingin sa akin. Napalunok ako. Nandito ka na pala. Ani ko at mahinang sinara ang pinto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko in-expect na uuwi siya. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Para niya akong sinusuri. Nagbaba ako ng tingin at namilog ang mata ko nang makita ko na may hawak pala siya na envelope. Napalunok ako at nakaramdam ng takot. Ano kaya yan? Nag-iwas na lamang ako ng tingin at akma ng tutungo sa kwarto nang magsalita siya. Mag-usap tayo. Aniya, napatingin ako sa kanya. Bumilis muli ang tibok ng puso ko. Hindi dahil nandito siya, kundi natatakot ako sa maaari naming pag-usapan. Nag-iwas na lamang ako ng tingin at dumiretso na lamang sa kwarto. Nagkulong ako. Hindi ako umimik. Kasi kapag iimik ako, ay baka mag-aaway na naman kami at natatakot ako sa maaari niyang sasabihin sa akin. Nang marinig ko ang pagpihit ng pinto, agad akong humiga patagilid. Ayoko talaga siyang makausap dahil natatakot ako sa maaaring marinig. Asawa ko. Mahina akong napasinghap at halos pigilan ko ang aking hininga sa narinig. Naramdaman ko ang paglubog ng kama. Mas lalo lamang akong nagpipigil ng hininga. Kausapin mo ko. Pakiusap niya. I'm sorry. Hindi ako nakabalik agad dito. Gusto ko lang maproseso ang lahat. Hindi mo kailangang mag-sorry, Limuel. Wala ka namang kasalanan. Pagputol ko sa kanya. Pwede bang hindi mo na tayo mag-uusap? Natatakot ako sa marinig ko mula sa'yo. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. At pagod ako. Gusto ko magpahinga. Narinig ko na nagsusuka ka kanina. Okay lang ako, Limuel. Wala kang dapat ipag-alala. But we need to make sure baka... Are you still hoping na mabubuntis ako? Tanong ko at kumirot ang puso ko matapos kong itanong yon. Please, don't hope anymore, Limuel. Hindi mangyayari ang gusto mo. Just please stop. Nangilid ang luha sa aking mata. Hindi nagsalita si Limuel kaya nagpatuloy ako. Just please stop asking for something na hindi ko kaya at hindi ko maibigay. You have your freedom now, Limuel. Masakit man pero nasabi ko na rin. What do you mean by that, Delia? You already know what I mean, Limuel. You are free to do your thing. To do what is right para maging masaya ka. Nagulat ako nang makita ko na siya sa harapan ko nang matapos ko iyon sabihin. Namilog ang mata ko nang makita kong namula ang kanyang mata. Limuel, you mean hihiwalayan mo ko? Nakita ko agad ang takot sa kanyang mga mata matapos niya akong tanungin. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Umawang ang labi ko. Limuel, dahil ba sa ginawa mo? You pretended to be pregnant? Pinalipas ko muna ang galit ko bago kita binalikan dito, Delia. Ayoko na magalit muli sa'yo. Pero sa gusto mong sabihin sa akin, mas lalo mo lang akong ginagalit. Hindi tayo maghihiwalay. Napabangon pa upo ako sa kama at saka tiningnan siya. Hindi ko maibigay ang gusto mo. At hindi ba ay kasama mo naman ang babaeng yun? Kapag naghihiwalay na tayo, malaya mo na magustuhan ang babaeng gusto ni Mama Lenny para sa'yo. Just what the F are you talking about? Kunot na ang kanyang noo at seryoso ang kanyang tingin sa akin. Hindi ba nagbakasyon kayo ni Mama Lenny? Kasama niyo ang babaeng yun. Sumama ako pero hindi ako nagtagal. Why are you asking that? Hindi ko nga kilala ang babaeng yun. Hindi ko rin siya gusto.
hinawakan niya ang kamay ko kaya naibaba ko ang tingin ko doon. Marami akong inasikaso, Delia. At kasali ka doon. I am planning to get out of this place. Gusto mong mamuhay sa malayo, hindi ba? Kaya ito, binitiwan niya ang kamay ko at kinuha ang isang envelope na nasa ibabaw ng kama. Ito ay mga papeles ng bago nating bahay. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at naibaba ang tingin sa envelope na kanyang ibinigay. Sorry kung nagalit ako sa iyo. At totoong pangarap kong magkaroon ng baby sa iyo. At ayokong iba ang magiging ina ng anak ko. Hindi ako galit dahil hindi ka magkakaanak. Nagalit ako dahil sa ginawa mong panuloko sa akin. Gusto mo pa rin bang makasama ang isang katulad ko? Natanong ko na lang at napatingin sa kanya. Wala kang magiging kinabukasan sa akin. Baka magsisi ka. Mas magsisisi ako kung pakakawalan kita, Delia. Hinawakan niya ang baba ko. Kay tagal kitang pinangarap at pinaghirapan kitang makuha. Hindi kita iiwan dahil lang sa hindi ka magkakaanak. I will be with you and will always be your husband no matter what. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mata dahil sa kanyang sinabi. Totoo ba yung sinabi mo? Lumuluha kong tanong. Oo, ngumiti siya. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. I don't F care anymore, Delia. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Yun lang naman ang pinakagusto ko. Tuluyan ang rumupok ang puso ko at hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya at napahagulgol. Paulit-ulit kong sinabi ang katagang sorry. Habang yakap-yakap siya, hinayaan niya lang akong umiyak. Nawala na ang takot sa akin dahil sa nangyari, ngunit ang masama na pakiramdam ko ay mas lalo lang lumala. Kaya ngayong araw, habang nasa trabaho si Limuel, naisipan ko na magpatingin sa doktor. Hindi na yata normal itong pagsusuka ko sa tuwing gigising ako. You are pregnant, Miss Vergara. Anunsyo ng doktor na nagpalaglag ng pangako. Congratulations! Ano? Tanong ko nang makarecover sa kanyang sinabi at bahagya pang natawa. Hindi yan ang gusto kong marinig, Doc. Sana huwag po tayong magbiro. But I am not joking, Mrs. You are pregnant. Bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo? Paniniguro ko. Tumango ang doktor. Oo. Kaya normal lang ang naramdaman mo. You don't need to worry. Hindi ko alam kung sasaya ba ako sa nalaman. Sa wakas, nabuntis na rin ako. Pero paano ko ito masabi kay Mama Lenny at sa asawa ko? Baka hindi nila ako paniniwalaan. Baka sasabihin na naman na manloloko ako at baliw. Wala akong sinabihan sa nalaman at inalagaan ang sarili na mag-isa. Kahit tanong na nang tanong si Limuel sa akin tungkol sa karamdaman ko, pero nanatiling tikom ang bibig ko. Ayokong maulit muli. Kung sasabihin ko ay baka hindi ako paniniwalaan. Pero minsan talaga, hindi talaga papanig sa atin ang plano. Nakita ni Limuel ang itinago kong pregnancy test sa isang drawer. What's this? Tanong ni Limuel. Sa'yo ba ito? Inangat niya ang pregnancy test. Hindi ako makasagot. Ayokong sagutin dahil natatakot ako. Limuel, just tell me the truth. Tanong niya. Nagtatanong lang ako. Napalunok ako. Limuel, lumapit ako sa kanya at kinuha ang pregnancy test mula sa kanya. Akin to. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi kita pinipilit na paniwalaan ako. Tutal, niloko kita. Kaya dapat lang na hindi ka na ulit maniniwala sa akin. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Really? Huh? Are you really pregnant? Tumango ako. Then I believe you, Delia. You are pregnant. And I'm sure I am the father. Umawang ang labi ko. Paniniwalaan mo ang isang manluloko na katulad ko?
confident siya na tumango. Oo, naibagsak ko ang balikat ko. Lumapit naman siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Let me be the father of my child, alright? Please, don't hide it from me. It's very obvious that you are pregnant. Masayang-masaya ako dahil pinaniwalaan ako ni Lemuel, ngunit hindi kay Mama. Baka naman ay gawa-gawa mo na naman ulit para kunin ang loob ko, ani Mama Lenny nang bumisita kami sa bahay niya. At bakit mo pa siya dinala rito, Lemuel? Diba at sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na makita ang babaeng yan? At ano? Naniniwala ka sa babaeng yan? Baliw ka ba? Nagtaas naman ang kilay si Edeline na nasa gilid. Oo nga naman, hindi pa at baog ka, Miss Delia? Bakit mo pinipilit ang sarili mo na buntis ka? Biglang kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Hindi ka parte ng usapang ito. Bakit ka ba nakikisali? Umawang ang labi niya. What? Napairap ako. Hindi ko alam. Bigla akong nairita. Dahil ba sa buntis ako? Basta, I don't believe your lies anymore, iha. Ma, hindi kita pinipilit na maniwala. Sinabi ko lang sa inyo. At aalis na rin naman kami rito. What? Biglang naalerto si Mama Lenny sa sinabi ni Lemuel. Aalis kayo? Yes, ma. Seryosong sabi ni Lemuel sabay baling sa akin. Aalis na kami ni Delia at magbabagong buhay, whether you like it or not. Hindi nagustuhan ni Mama Lenny ang sinabi ni Lemuel, ngunit wala na siyang magawa dahil mukhang desidido na rin naman si Lemuel. Ngunit kahit ganun ayaw pa rin niyang maniwala. Tsaka lang siya naniwala ilang buwan ang nakalipas at lumaki na ang tiyan ko. Doon, natahimik na si Mama at hindi na muli kaming ginambala. Masaya ako dahil sa wakas magiging tahimik na ang buhay ko kasama si Lemuel sa bago naming tirahan. Bukod doon, binigay na rin sa amin ng Diyos ang matagal ko ng pangarap. Delia, ano ang ipapangalan mo sa magiging anak mo? Gusto niyo ba malaman ang gender? Excited na tanong sa akin ni Bernadette. Si Lemuel ang sumagot sa tanong niya. No, mas gusto namin ng surprise. Hindi ba asawa ko? Binalingan ako ni Lemuel at hinalikan sa pisngi. Tumango ako at nginitian si Bernadette. Oo, Bernadette, mas gusto ko na surprise. Ilang buwan ang nakalipas ay tuluyan ang lumabas ang regalong ibinigay sa amin ng Panginoon. Hindi lang isa, kundi dalawa. Kambal, babae at lalaki. Natulala si Lemuel at hindi siya makapaniwala na sa isang pagbubuntis ko, dalawa agad ang lumabas. Parang binigay na talaga ng Diyos ang panalangin namin dahil iyak ako ng iyak. Naiiyak ako sa saya. Kamukhang kamukha mo sila. Nauutal na sambit ni Lemuel nang tuluyan niyang makita ang kambal namin na anak. Ang cute. Napangiti ako. Pareho natin na magkamukha. Napaupo si Lemuel pagkatapos habang nasa mga anak pa rin namin ang kanyang tingin. Hindi ko akalain na kambal ang magiging anak natin, Delia. Sobra mo kong pinasaya. Lumapit siya sa akin pagkatapos at hinaplos ang pisngi ko. Mahal na mahal kita, Delia. Maraming salamat sa saya na ibinigay mo sa akin. Aniya. Mahal na mahal ko kayo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata pagkatapos. Naiyak na rin ako. Salamat sa pagtiwala mo sa akin ulit, asawa ko. Hindi na kami nag-imika ni Mama Lenny pero bumisita siya para tingnan ang mga bago kong inilabas na sanggol. Kahit hindi niya ako tingnan, masaya pa rin ako dahil nakita ko na masaya siya na makita ang apo niya. Yun naman ang importante eh. Alam ko na magkakabati rin kami, ngunit ayaw kong madaliin ang lahat dahil lang sa natupad ang gusto niya. Ano ang ipapangalan mo sa anak natin, Delia? Tanong ni Lemuel sa akin habang sinusubuan niya ako ng sopas. Barbie at Batman? Halos maibuga ko ang sopas sa kanyang sinabi. Tinampal ko ang kanyang balikat at saka sinamaan siya ng tingin.
Grabe naman yan. Gagawin mo bang katatawanan ang mga anak natin? Umawang ang labi niya. Eh, hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro. Ani ko at tinaliman siya ng tingin. Ako ang magpapangalan. Kaya nga asawa ko. Aniya at ngumisi. Ikaw na ang magpangalan. Inarapan ko siya at kinain ang kanyang isinubo. Sa buhay, hindi lahat ng bagay ay ibibigay agad sa iyo ng Diyos. May iba na ibibigay sa takdang panahon. At ngayon, tuluyan na ngang ibinigay ng Diyos. Ngayon, kapiling na namin ang bagong miyembro ng aming pamilya. Sina Ken at Kiana, ang aming kakambal. Ang cute nila, Limuel. Kamukhang-kamukha mo si Ken noong bata ka. Masayang sabi ko. Kamukhang-kamukha mo rin naman si Kiana noong bata ka. Ani Limuel sa akin. Uy, saan punta ang mag-asawa? Natigilan ako at napatingin sa gate ng aming bahay. Nakita ko si Bernadette doon. Kumakaway. Ilang buwan na ang nakalipas at naging payapa ang pagsasama namin ni Limuel. Magsisimba kami. Isasama namin ang mga baby. Ani ko sabay ngiti sa kanya. Pasabay ako! Tara na! Napatingin ako kay Limuel at sininyasan siya na magtungo na. Tara na, asawa ko! Ani ko. Tara na! Aniya at sabay kaming lumabas sa gate. Unang beses naming magsimba kasama ang mga anak namin. Napangiti na lamang ako at sana wala ng problemang darating sa amin na hindi madaling masolusyonan. Kontento na ako sa kung ano ang blessing na ibinigay sa akin. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan nyong ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat!